Good day, peach lovers. I just want to show to you how to go to the site, to this beach property from Tagaytay. Ito po yung gawin nating starting point. Kasi ito po yung mas practical na daan papunta rito sa Calatagan. Okay? Ang subject property or yung listing ay malapit dito sa White Castle Resort Hotel. So, yun lang po yung itatype nyo sa Waze or Google GPS. Like this one, I'm using Google GPS para makarating sa site. And you can notice na from Tagaytay, we pass through Laurel. Okay, nasa 1 hour 19 minutes. Ayan, 1 hour 19 minutes lang. Then, ito po yung daan. Dadaan po tayo ng Tuy. And then, from here, zoom ko po ah. Okay, ito na po yung going to the site. Okay. Somewhere here, nandito na yung arko ng ano eh, ng Welcome to Calatagan. Okay, ayan. So, the turn, mga 300 meters lang yan eh. Mga 300 to 500 meters. Turn right from this road. Ayan, Balibago. Okay. Zoom ko na po, ano. And then, mabaybayin po natin tong barangay road na to. Okay. And then, turn right again here. Okay. So, makikita nyo po na meron naman pong daan. May daan going to the site. Okay. Ito ang White Castle. Ito ngayon yung subject property natin. This is 4,300 plus square meters. Hindi to ever umakyat yung tubig dito. In fact, ang sabi ng owner, habang tumatagal daw po, lalong lumalaki yung frontage niya rito. Lumalapad ng lumalapad. Mas umuurong po yung dagat, lumalaki yung frontage. So, ang alam ko po, yung property na 4,300 hanggang dito. Okay, kasi merong naglagay rito na kubo, which is syempre medyo ano yan, a bit of a problem na kailangang isama sa negotiation. Okay. Ngayon, itong sinabi ko kanina na barangay road, ito po should be extend pag ganito, no? Papunta rito. Ay, sorry. Wait lang ha. Okay, ito pala yung daan. Ito kasi yung Yuki Beach, no? I'll explain that. Ito is Yuki Beach. Explain ko po yan. Ang daan po ay diretso pa dito. Yan. Turn right, turn left. And then, dito po, papunta rito sa daon na to, meron pa yung daan yan eh. No? Hindi na lang naabot ng GPS. May daan pa yan. Pagkatapos, mababaybay po natin yung ito yung daan. Pag ganun, ito, mababaybay po natin dito yung mga beach resort na yan. Okay. Mababaybay pa natin siya dyan. Ngayon, ang problema dito, teka, hindi na kasi siya ma-zoom. Meron ditong nakaharang sa, ayan, no, di ba, kikita nyo po yan, yung barangay road na yan. Kaya itong White Castle, meron siya talagang barangay road eh. Itong Madavi Beach Resort, meron siyang barangay road. And then, pagdating dito, merong nakaharang dito na, hindi ako nagkakamali, ito eh. May
old building dito na nagtayo mismong dun sa daan. So ngayon, hindi ngayon makadaan ang sasakyan na dahil nakaharang siya. Meron akong separate video for that. Nakaharang na siya. Okay? So ngayon, ang isang way ay ito, itong daan na to. Etong property na to ay private. Ang may-ari nito, yun din ang may-ari nito. So, dyan siya ngayon temporary dadaan. And then, meron daan. Meron ngayon siyang passage going to this property. Etong property na to, this is Yuki Beach. Okay? Etong Yuki Beach na to, hindi rin siya makakadaan dun sa Barangay Road. Kasi nga, barado nga rito. No, makikita niya doon sa separate video, barado siya rito. So, ang daan niya rin dito sa property din ni Mr. Ong, yung owner. Etong Yuki Beach. So, ngayon, pag dumaan naman from here, dadaan ka dito, dadaan ka naman sa kanya. So, hindi naman siya pwedeng mangharang dahil etong si Yuki ay dadaan dito sa property ni Mr. Ong. For meantime, ganyan po ang kanilang sharing ng road going to this place. Pero eventually po, etong daan na to, kita niyo yan, di ba? Yan yung daan, di ba? Babangga rito. Eventually yan, dire-diretso yan dito. So, anong ibig sabihin nito? Itong 4-3 na to, sagasangay ng daan. Just to tell you honestly, yan yung magiging daan dyan. Lalagyan ng daan niya, papunta ron, dire-diretso. Barangay Road yan. So, matatabasan yung 4-3 natin. Okay, so that one thing I think you should also negotiate, no? Kung mag-meet kayo ng owner about that road, no? Pero, I believe, even kay Mr. Ong, itong building na to ngayon na meron siya, tabas-tabas lahat yan eh. Lahat ng pag-umayari nito, ay natabasan na daanan ng daan. Ngayon, yung daan naman, importante. Di ba? Kasi kung wala naman yung daan, paano ka naman pupunta sa property mo? Pero ito po ay kubo lang. Okay? Kubo lang siya. So, tingin ko ito ay mapapag-usapan to nung kubo na yan. Alam niyo naman po dito sa atin sa Pilipinas. Pero, ito po ay labas na sa property. I think, ang pagkakalagay niya rito, labas dun sa 4,300 something eh, na lote. Okay, that's it. I hope na paliwanag ko sa inyo po yung road going here, condition ng daan. Dito po, may creek dito. Pero yung creek na yan, hindi yan na issue dahil, ayan no, papunta naman siya ng dagat. No? Kaya hindi pa ho bumaha dito. Kung mapapansin nyo po yung another video ko, from here, syempre, dagat to, patakas yung lupa papunta rito sa property. Okay, so if you're interested, please contact the person kung kanino nyo po nakuha itong listing na to. Thank you very much.